Good morning, everyone. Pasensya na kayo na ako muling pasurpot-surpot sa aking pagbablog kasi sa ngayon, meron pa akong obligasyon. In short, may trabaho pa ako kaya ito, hindi ako lubos-lubos na nakakapag-upload sa aking YouTube channel. Pero may araw din na sisikapin ko na sana makabigay din ako ng magagandang video para sa inyo ikakatuwa naman sa lalo na sa lahat ng aking sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Ngayong gabi ay ito ang trabaho ko dito sa Amerika. Since na nakarating ako dito 25 years ago, talagang caregiver na ang trabaho ko. Yun nga lang sa mga facility. Marami akong facility na napasukan dito sa Amerika. Katulad ng kasi dito sa Amerika, ang caregiver, maraming pwedeng pasukan. Iba't ibang uri ng facilities. Mayroong facilities na para sa mentally disabled facility, sa mga nursing home facility, care home, assisted living, memory care, at ang pinakamalaang ito, one-on-one. Sa ngayon, dahil sa nagsawa na rin ako ng pagtrabaho ng facility, ay sinubukan akong pasukin ang mag one-on-one. At ito naman, nagustuhan ko dahil sa nakakita ko ng pasyente kong mababait, saka high functioning, mentally alert, at pabayaan ka, magandang naging kahinat na ng pag-try ko na magtrabaho sa isang sa one-on-one caregiving job. Ngayon, ito nga lang, hindi katulad sa mga facility na may sariling nurses doon, wala kang pakialam sa pag-ano ng gamot. Eh ito, ang obligasyon ko rito, ako ang mag-order ng gamot sa pharmacy, tapos ako rin ang mag-pick up, pagka minsan ako rin ang magtawag ng nurse, o kaya sa mga agency kung anong kailangan nilang katulad ng mag-blood works, yun ay kasali sa trabaho ko dahil ako ang mas maraming time dito kaya nakakapag-vlog lang ako tuwing mag-day off ako every 2 weeks. Inatapos ko lang sana para sakaling makumpleto ko rin ang retirement ko kaya hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa ako pero hindi na rin siguro matagal mag-retire na ako. Ngayon, sa aking mga kababayan dyan na alam ko marami naman sa atin dyan ang maaring pupunta rin dito sa Amerika and maging babae at lalaki man, ang ano ko lang, masasabi ko lang, ang caregiving job is very in demand dito sa Amerika. Napaka in demand. Ngayon, yun nga lang, kailangan kung meron kang fashion sa pag-alaga ng matanda at the same time, meron ka rin compassion, pasukan mo itong sa kayong mga pupunta ng Amerika dito.
Ayos, magandang trabaho itong caregiver. Kasi wala kang, kung sa facility, kunti ang trabaho dahil ano, meron sariling nurses, may sariling cook. Eh, yun, hindi ka magluluto doon. Eh, sa lahat ng facility, hindi mo sakop yun na magluto ka at magluto ka at saka magpagamot ka. Pero sa ganitong uri ng trabaho ko na one-on-one, medyo ako, hindi man ako nagluluto ng todo-todo kasi minsan, naman ang buhay ng mga Amerikano, mga frozen food, ayos na yun sa kanila, i-warm up ko lang sa microwave. At saka, ang kagandahan lang ng trabaho ko na ito na one-on-one sa ngayon, eh, malaking dihamak ang sweldo kaysa sa mga facility. Kunting alang ang benefits, pero kung sa facility ka magtatrabaho, maliit ang sweldo. Hindi katulad ng one-on-one na ganitong uri ng trabaho ko na tatlong doble ang sweldo kaysa mga nagtatrabaho sa facility. Ang pinakamahina dito sa trabaho na one-on-one, $350 ang isang araw. $350 a day. Eh, hindi ka naman magtatrabaho ng 24 hours eh, dahil most of the time makakupo ka rin pag na walang ginagawang matatanda, lalo na itong napasukan ko, napakaganda. Eh, napakagaan ang trabaho. Kaya parang nakakahinaya sanang, nakakahinaya talaga na kung kaya mo pa rin, alam mo naman tayong Pilipino eh, napaka-workaholic natin. Kaya ito, ito sa ngayon, gabi, ito, ang mga gamot ng matatanda. Dalawa silang alaga ko na mag-asawa. High functioning, mentally alert. Ako ang inaayos ko every week ang kanilang gamot para hindi ka malilito dahil dalawa sila na magkakaibang gamot. Merong magkapalit pero merong magkaiba. Kaya, so, i-arrange ko ito for the whole week. Ngayon, pag mag-day off naman ako, ang mga kasamahan ko, alam na din naman nila sila na bahala sa kanila. Kasi mga 3 days, 4 days lang naman sila dito. Ako kasi straight kaya kailangan i-arrange ko ang mga gamot nila. Yun, kaya sana na ano ko na ito na sabi ko na sa inyo na mayroon pa rin akong trabaho. At sa mga na nag-subscribe sa akin, sana huwag niyong pagsawaan ng pag-subscribe niyo sa akin at nagpapasalamat din ako dahil talagang sisikapin ko din naman na kasi wala kayong nakikita sa susunod, wala na. Eh, meron niya dahil sa mayroon pa tayong obligasyon. Ito nga lang, kaya ako nga lang gusto rin mag-vlog kasi pag ikaw retired na, mahirap na kung sa bahay ka na lang na wala kang gagawin. Eh at least yan, naisipan kong pumunta ng ibang lugar kung saan-saan na hindi ako maiinip. Kasi kung sa bahay lang ako na wala naman akong gagawin, ay mabuburd ka dahil hindi naman katulad dating dyan sa Pilipinas na pwede tayo makipagkapitbahay at magkwentuhan sa ating kapitbahay. Ibang lifestyle ng Amerika. Kaya naisip ko na yun na kung sakaling mag-retire na ako, at least meron akong pagkakabalahan pa rin na hindi na rin ako mapapagod. Ang pagod ko lang siguro, yung mag-drive-drive dahil siyempre, iba't ibang lugar po ang gusto kong puntahan o ganun lang. Kaya, sige, sa lahat, sa inyong gabi, sa lahat ng ating mga kababayan dyan, hindi lang lahat, lalo na sa lahat ng sa sarili kong bayan dyan sa Bulan. Ayan, maraming salamat sa lahat ng pag-subscribe nyo na sana tuloy-tuloy po. At sa hindi lang sa aking mga kababayan, sa aking ginting mga kamag-anak, pinapasalamatan ko din kayo, lalo dyan sa Manila, sa aking mga kabatchmate,
Salamat din sa mga pag-subscribe nyo at sana hindi nyo ako pag hindi nyo pagsawaan at na pag-subscribe sa akin. So sa hanggang doon na lang at magandang umaga muli sa iyo at magandang gabi dito sa amin sa Amerika. Thank you.